Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa buong bansa, nagpulong ngayong araw ang mga opisyales ng House of Representatives at Department of Energy at mga oil firms para humanap ng solusyon sa patuloy na oil price hike na magsisimula na naman ulit bukas. Sa kabilang banda, naghain naman ng panukalang batas ang Gabriela Party List sa pangunguna ni Representative Arlene Brosas upang alisin ang buwis sa langis at value-added tax. Alamin ang iba pang impormasyon sa ulat ni Hannah Agon. Nakatakdang magkaroon ng pagpupulong ngayong Lunes ang mga opisyal ng Kamara, Department of Energy at mga kumpanya ng langis sa bansa upang alamin ang solusyon sa patuloy na pag-akyat ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, layunin ng agenda na ito na matugunan ang bigat na pasanin na nararanasan ng mga mamamayan dulot ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Aniya, nais nilang makipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis upang talakayin ang mga paraan kung paano maibsan ang hirap sa patuloy na oil price hike. Kasama rin sa consultative meeting ang member ng House Committee on Energy, mga opisyal ng DOE sa pangunguna ni Undersecretary Sharon Garin, at mga kinatawan at opisyal ng iba't ibang kumpanya ng langis tulad ng Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corp, Independent Philippine Petroleum Companies Association or IPPCA at marami pang iba. Bukas naman ang leader ng Kamara na surihin ang posibleng pagpataw sa excise tax o value-added tax sa langis at iba pang produktong petrolyo bilang hakbang para mabawasan ang presyo nito. Anila, isa raw sa mga posibilidad na tignan ay ang pansamantalang pagsuspend ng pagkolekta ng excise tax o VAT sa langis at mga produkto ng petrolyo. Sa kabilang banda, inaasahan din ang isa na namang malaki ang pag-angat sa presyo ng petrolyo simula bukas, September 19. Sa mga tala, magkakaroon ng pagtaas na umaabot sa 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos kada litro sa diesel, 1 pesos and 70 centavos hanggang 2 pesos kada litro sa gasolina at 2 pesos and 30 centavos kada litro sa kerosene. Ang malupit na pagtaas ng presyo ng langis ay bunga ng 4 na araw na pag-trade ng Mean of Plats, Singapore o MOPS mula September 11 hanggang September 14. Samantala, umapela naman si Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas para sa agarang pagsertipika ng mga panukalang batas na naglalayong ibaba ang presyo ng mga produktong petrolyo, kabilang ang panukalang batas na nag-aalis ng buwis sa pagmimina at value-added tax sa langis. Ayon kay Brosas, sila ay nag-file ng House Bill 400 na naglalayong alisin ang buwis na ipinatutupad ng train law pati na rin ang VAT sa mga produkto ng petrolyo bilang prioridad para sa ika-19 Kongreso. Sinabi ng mababatas mula sa Gabriela Women's Party na maaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 15 pesos kada litro kung ang panukalang batas na ito ay maipapasa. Nag-file rin ang Makabayan Block ng mga panukalang batas na magpapamura ng presyo ng langis, particular sa regulasyon ng downstream oil industry, pagbuo ng malinaw na breakdown ng presyo ng petrolyo, pagmamayari muli ng Petron at ang pagtutok sa centralized procurement ng mga produkto ng langis. Para sa EuroTV News, Hannah Agon, sumasaludo sa bawat Pilipino.